Ang drenching po ay ginagawa kapag ka, yung panahon ay hindi favorable sa atin. For example, wala naman kayong irrigation na patubig at kailangan nyo nang maglagay ng abono. Magandang buhay po mga kaani. Na ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas para sa atin pong manonood. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang pamamahala sa pagpapataba ng kamatis. So, ano po ba yung agronomical characteristics ng kamatis? Ang kamatis po ay nangangailangan ng direct sunlight para magkameron o makuha natin yung optimum production. Yung nire-required po ng particular na buto na inyong itinanim, yung maximum yield na makukuha natin. So, ang kamatis din po ay hindi nabubuhay sa sobrang lamig at sobrang init na temperature. Kung sobrang lamig po kasi sila po ay nagkakameron ng sakit ng amag at kung sobrang init naman sila po ay mamamatay. Para po mapabunga natin ang kamatis, dapat po ang temperature requirement niya ay nasa pagitan ng 14 degree hanggang 30 degree centigrade. At ang kamatis, para sa maximum yield pa rin, ang itataniman natin na lupa dapat ay fertile. At the same time, hindi po natitiningan ng tubig. At meron siyang pH level na 5.5 to 7.5. So, pag-aralan po natin ng konti, ano po ba ang ibig sabihin ng pH level? Ito siguro ay naririnig nyo na rin, pero hindi natin napapagtuunan ng pansin. Ang pH level po o yung potential of hydrogen ay tumutukoy sa acidity at alkalinity ng lupa. Ibig sabihin, yung asim at saka yung tabang ng lupa. Kaya po mapapansin niyo po dito, ang sabi dito, 4.5 to 6, best for acid-loving plants. Meron po kasi tayong mga halaman na ang gusto talaga ay medyo acidic. At meron din naman po tayong halaman na ang gusto ay yung alkali na lupa. Yung between 7.0 to 8.5, mas gusto nila o pataas pa yung alkaline. Pero usually po, ayon po sa pag-aaral, yung pH range na 6.0 to 7.0, ito po yung mga best para po sa mga itinatanim nating halaman. So, reminder po ulit, mas maganda alamin nyo ang pH requirement ng inyong halamang itatanim. So dito naman po tayo sa nutrient element na kinakailangan ng ating kamatis. Ang kamatis po kasi pagka natanim, dapat meron na siya agad baon na pataba. Kaya ina-advise po natin na tayo po ay magbabasal. Pag sinabi po nating basal, ito po yung paglalagay po ng abono doon sa pagtataniman ng kamatis. Ayan. So kung ang kamatis nyo, syempre yan po ay galing sa seedling tray. Ang paraan ng paglalagay ng abono dyan ay ibubutas nyo muna yung inyong kama at pagkatapos lalagyan nyo ng 5 grams na complete fertilizer at tatabunan nyo ng lupa, medyo manipis lang, yung hindi lang magdidikit ang ugat at saka yung abono. At pwede nyo nang ilagay yung batang kamatis. So, bakit po ba complete ang ilalagay natin? Una po, for example, ito po yun, complete fertilizer. Ito pong nasa gawing kaliwa is nitrogen. Yung nasa gitna is phosphorus and potassium. Ang trabaho po kasi ng nitrogen, ito po yung nagpapalaki ng halaman, nagbibigay ng maraming bunga, nagpapaberde sa dahon ng halaman. Kaya importante po ang nitrogeno. Ganun din po, kinakailangan din natin lagyan ng phosphorus para naman po sa development ng mga ugat.
Oh, di ba? Inihahanda rin po ang halaman sa paglaki at ito po yung tumutulong din para mabuo ang pagsisimula ng bulaklak. At syempre, kailangan din nating patibayin ang katawan ng halaman sa pamamagitan ng potassium. Iwas sakit na rin po yan at saka peste. At pumipigil din sa pagkawala ng tubig sa katawan ng kamatis at nakatutulong din sa pagbuo ng bulaklak at mabuo ang bunga. So, kaya po napaka-importante na sa murang edad ng kamatis, complete fertilizer agad ang ilalagay natin para kompleto ang sustansya at proteksyon sa murang edad pa lamang ng kamatis. Okay po. So, kasunod po, 3 to 14 days after transplanting, maglalagay po tayo ng nitrogen plus boron calcium. So, mapansin nyo, nandun pa rin yung suporta ng nitrogen. Pwede nyo pong gamitin yung Yara Liva Nitrobor. Ito po ay drenching ang method. Ibig sabihin, tutunawin nyo yung pataba, 150 grams o isang latang sardinas sa 16 liters ng tubig. At ito po ay pwede nyong idilig every 7 days. Hanggang sa ang inyong halaman nga ay may bunga na, pwede pa rin every 7 days. Usually ho kasi, ang drenching po ay ginagawa kapag ka, yung panahon ay hindi favorable sa atin. For example, wala naman kayong irrigation na patubig at kailangan nyo nang maglagay ng abono. Sabi nga natin, para matunaw naman ang granular fertilizer, kinakailangan natin ng moisture. Ngayon, kung wala pong moisture, ay hindi naman po matutunaw ang ating abono. So, pwede po kayong mag-drenching. Ayan. At ibig sabihin, ididilig nyo yung abono. Ayan. So, tuloy ang paglaki ng halaman, hindi mababalam ang paglaki niya dahil nasusuportahan natin ang pataba. Ano po ba ang trabaho ng boron at saka ng calcium? Bakit po natin ito ilalagay? Ang boron po ay pinapatibay ang cell wall at nagdadala ng sustansya sa iba't ibang parte ng halaman. Pag sinabi po nating cell wall, ito po ay yung pagkakasinsin ng katawan ng kamatis. Di ba? Sabi nga natin, merong sa tao may tabang hampok. Meron namang taba na masinsin, may muscle. Ayan, yun po ang trabaho ng boron. Gawing sinsin yung cell structure. At ang isa pa po ay iwas sa panlalaglag ng bulaklak at development ng bagong bunga. Ayan, so may makakita kayo mga kabatis na napakadaming nalalagas na bulaklak, hindi tumutuloy ang pag-develop sa pagiging buko. Ayan din po ang nagiging dahilan, kakulangan ng boron. At kung malaki na ang inyong kamatis, ito naman po ay tumutulong para iwasang pumutok yung bunga o bumaak. Ang isa pa ho ay yung calcium. Alam naman natin, ang calcium kahit sa tao, ito po ay nagpapatibay ng katawan ng halaman. Mabilis na lumaki ang halaman at nagpapalaki ng bunga. Next po, sa 15 days after transplanting, ang gagamitin naman po natin is complete fertilizer pa rin, pero ihahalo po natin yung Yara Nitrobor. So, ang paraan po ng pag-aabono natin, side dressing, ibig sabihin, ay kung kayo po yung naka-plastic mulch, ibubutas nyo po yung abono, 15 grams per puno. Doon sa malapit, mga isang dangkal buhat doon sa puno ng inyong halaman. Ayan, ang kamatis. So, yun po yung paraan ng pag-aabono naman, side dressing. At ito naman pong gamit ng mga abono ay natalakay naman na po natin kanina, kaya hindi na po natin tatalakayin ulit. Ang kasunod po ay doon sa pamumulaklak na at pagbunga. Dito po, ilalagay pa rin natin is complete fertilizer at saka yung nitrogen, boron, and calcium.
So mapapansin nyo na sa stage sa paglaki ng halaman, hindi nawawala yung NPK, nitrogen, boron, calcium, sapagkat yun na po talaga ang kinakailangan ng kamatis sa kanyang paglaki. At hindi ko na rin tatalakayin sapagkat nabanggit naman ho natin kanina yung pangsyon ng mga sustansya na yan. So every 7 days na po ang paglalagay nyo ng NPK plus Raya Liba Nitrobor buhat sa pagbubunga. Importante po ito para sa tuloy-tuloy na pagbulaklak at pagbunga ng inyong kamatis. Dito naman po tayo sa tipid tips. Una, gumamit po ng mahusay at subok na binhi. Ang mga binhi po natin ay iba't iba po ang kalidad po niyan. So pwedeng meron sa off-season, meron naman sa regular season, nasa sa inyo na po yun. Kung alin po ang mas subok sa inyong paligid din o sa pinagtataniman yung lupa. Pwede rin po kayong gumamit ng seedling tray para madali po ang pag-aabuno sa batang punla. Kasi po, kung may seedling tray po kayo, ididip nyo lang yung ugat o yung seedling tray doon sa kinunaw nyo na abuno. Ganun lang po kasimple ang pag-aabuno. Dapat walang sakit ang lupa na pagtataniman. So, maaari pong ibilad ang lupa ng 1 linggo pagkabungkal o yung sterilization na tinatawag, o pwede rin magsunog ng palapa o rice hull pagkabungkal. Ayan. So mag-hardening din po para hindi ma-stress ang punla. Kung ililipat na mga 1 week, 5 days to 7 days, yung pong inyong mga punla ay itatahaw nyo na po sa may sikat ng araw para po hindi sila ma-stress pag inilipat nyo na sa inyong taniman. I-monitor din po ang mga peste at mga sakit. Ang hindi po normal na paglaki ng halaman o ng kamatis, for example, naninilaw, may mga batik o may mga sugat, hindi po yan normal. So dapat po kilalanin din po natin yung mga peste at sakit ng kamatis. Mag-spray po tayo ng insecticide at fungicide kung kailangan. Nire-recommend ko po kung kailangan, pero usually po meron naman po kayong inyong kanya-kanyang practice kung paano po ninyo mapoprotektahan ang inyong mga pananim. Gumamit po kayo ng abono na merong calcium, katulad po nung tinalakay natin kanina, para iwas po dun sa blossom and rot. Ito po yung isang klase ng pagpasap na parang sunog sa kamatis. Maaari po kayong gumamit ng iba pang nutrient enhancer at saka foliar. Kung kayo po ay sa tingin nyo, mas effective din sa inyo na gumamit ng foliar fertilizer, kasi po ang kagandahan ng foliar, ito po ay ang pag-spray, ang sustansya ay diretsa na po sa katawan at sa dahon ng kamatis. Kaya pwede po naman kayong gumamit ng foliar fertilizer. Maglagay po ng trellis. Ang kamatis po kasi natin, habang yan po ay tumatanda, yan po ay lumalago ng gusto. At mas hindi kayang isupport ng katawan ng kamatis yung kanyang mga bunga sa dami ng bunga. Kaya po kinakailangan meron po tayong trellis para po siyang pakapitan. At iiwas din po ang paglalagay ng abono, lalo na po yung mga granular fertilizer dun sa puno, sapagkat pwede po itong makasunog sa puno ng inyong halaman at isa na rin pwede maging dahilan o pagsimulaan ng sakit like yung mga fungus sa fungal disease. Yun lamang po at thank you very much. Like, share, and subscribe para po ma-update po kayo sa mga iba pa nating mga ilalabas na mga bagong kaalaman.